Magiging po prophetic yung pastor. Praise God. So, sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Pag nasa presence ka ng Lord, lahat masasabi mo na, am I worthy? Kagaya ng mga nauna sa akin, I also have the same question, Lord, am I worthy? Am I even qualified to exhort on such a topic? At ang topic po na binigay sa akin ay ganun din. What is the role or duty of a husband towards his wife? Hindi po yung role ko, kundi yung role ng husband ko. Okay, so, ginawa ko po, inaklan ko na lang para mabilis kasi konti lang po yung oras natin. Ang duty po ng husband sa wife ay fourfold. Number one, the husband is the leader of the household. And being a leader, you should be strong, you should be confident, and you should be spiritually mature. Dahil kung hindi, magbe-breakdown ng household mo. So first, ikaw ay tinitingnan ng iyong asawa, tinitingnan ng iyong mga anak. Kaya magpakalakas ka, huwag mong papakitang mahina ka. Sa gitna ng problema, sa gitna ng bagyo, ipakita mo na kaya niyo bilang pamilya. As a leader, it doesn't mean that you will rule over your wife or dominate your wife. But as a leader, it means you will influence your wife positively. At ano yung influence na yun? What would be a better influence to your wife than to provide for her? Amen? Provide for your family. Be a good provider. As a husband, that is your role. That is your duty. And there's no excuse to it, even if you are a pastor. May Sister Lee or Pastor Lee. Pastor ako, full-time ako. Paano ako makakapag-provide? Amen? Hindi po yung excuse. All the more, if you are a man of God, if you are a servant of God, all the more that you should be able to provide the best food for your family, the best clothing for your family, the best shelter for your family, and the best education for your children. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. So magandang, sabi na Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. And that God shall supply all my needs according to His riches and glory. Number two, as an influence that you can do to your wife is to protect her. Amen? Marami pong mga lalaki, nauunang magtumakbo pag dumarating na yung mga laban ng buhay. Pero hindi po dapat. Dapat kayong mga lalaki ang unang sumasangga sa pala ng mga kaaway. Dapat hindi kayo ang tumatakbo sa paglilikod. Hindi kayo ang nagpa-backslide. Kundi kayo ang protector ng inyong pamilya. Amen po ba? Second, sabi po kanina, love your wife. Amen? The husband is to love his wife. Ephesians 5:25. Husband, love your wives as Christ loved the church and gave his life for him. Paano mo ba may papakita yung love mo sa wife mo? Amen? Gasgas na po yun, ano, yung salitang love. Pero sabi nga nila, it's not enough to say I love you to your wife. Sabi nga ng isang shoe commercial, just do it. Gawin mo, ipakita mo. Sapagkat ang walang action na salita ay walang kabuluhan. Amen? So how do you show it? Mahirap po yun, pero every day, with the little simple things, show it to your wife. For example, you validate her good traits by appreciating her. A simple appreciation na ang ganda mo ngayon, o kaya ang ganda ng preaching mo, ang ganda ng exhortation mo, or salamat kasi yung anak natin, inaalagaan mo, simple things like that. Alam mo po, yung mga babae, hindi naman nila kailangan ng mga magagarbong bagay eh. Maliliit lang na bagay, pero galing sa puso, they would appreciate that. So, ganun po yun. You should be able to appreciate your wife even with the little things. Amen po ba? Thirdly, a husband should honor his wife. Sabi po ng 1 Peter chapter 3:7, husbands, live with your wives, be considerate to them. Respect them, treating them as your weaker partner, so that nothing in your prayers will be hindered. Very loaded po itong verse ito. 1 Peter chapter 3:7. Kung nga sinabi doon, respect
respetuhin mo ang asawa mo. Noong unang nakita mo yung asawa mo, ang ganda-ganda niya, ang bango-bango niya, ang sexy-sexy niya. Okay? Pero ngayon, tingnan mo yung asawa mo, ang laki nga ng pinagbago niya. Do you still respect her? Do you still honor her? Marami pong mga husbands at hindi po dito yon. Through time, they change. Pagkatapos na nilang panahon, hindi na nila in-appreciate yung mga asawa nila, kundi ini-insulto na nila, nire-ridicule na nila, at ini-ignore na nila. But that should not be the case. Husbands should never ignore their wives. Husbands should never insult their wives. Kahit na gaano na kataba ang kinalabasan nila. Husbands should never ridicule their wives kahit gaano na kapangit ang kinalabasan nila. That is a sign of honor and respect. Ang sabi po doon sa ano, di ba? Treat as a weaker vessel or as a weaker partner. Ano po ibig sabihin mo? Tingnan nyo, mga weak kayo, mga inferior kayo, ganun po bang ibig sabihin mo? No. God created man and woman genetically different. Ang mga lalaki, naturally strong, physically strong. At ang mga babae, naturally and physically weak. Yun po ang ibig sabihin mo. So kaya binigay ng Diyos sa'yo ang lakas na yan, not to harm your wife, not to hurt your wife, but to protect your wife, to care for your wife. That's why you are superior in strength, superior in your physicality. Yun po ang purpose na. So as much as possible, be the protector of your wife. Honor her. Do not hurt her. Amen? At sabi po doon sa last phrase, doon sa verse na yun, so that nothing will be hindered in your prayers. Husbands, do we have long-standing unanswered prayers? Check ourselves. Baka meron po tayong ginagawa sa mga asawa natin na hindi ayon sa sinasabi ng Biblia. We might not be honoring them already. We might not be treating them with respect already. Kapag ganun po ang ginawa natin, unanswered prayers po tayo. Kahit mag-fasting ka ng 40 days, kahit 80 days pa, supernatural fast. Kahit magtambling-tambling na pa sa prayer meeting, asking for God, at nililiklig mo ang langit, if you do not treat your wife with honor and respect, you will always have hindered prayers. Hindi po sasagutin ng Panginoon ang ating mga panalangin. So, on the other hand, kung gusto natin masagot ang ating mga panalangin, simple lang pala, to open the windows of heaven, to open the windows and floodgates of heaven for blessings to flow in our family. Simple lang po ang gagawin ng husband. Treat your wife with respect. Honor her. Validate her good traits. Appreciate her. And then your prayers will be answered. Amen? And lastly, sige po, wala pa natin ang Panginoon. And lastly, sabi naman nila fourfold. Number one, the husband is a leader. Ephesians 5:23, husband, you are the head of your wife. Number two, husbands, love your wife. Ephesians 5:35. Number three, husbands, honor your wives. Treat them with respect. And number four, husbands, help in the training of your children in the Lord. Marami po kasi mga husbands, porque busy sila sa maraming bahay, busy-busyhan, para sa kanila, ang asawa ko, ikaw lang bahala sa mga anak natin, ha? Ikaw lang bahala sa kanila kasi busy ako, may Bible study pa ako, may mission pa ako, marami pa akong ginagawa. So, ikaw lang bahala, ha? Ikaw lang bahala. Hindi po. Train a child in the way of the Lord so that when he grows old, he will not depart from me. Proverbs 22:6. Kanino responsibility yun? Is it only the wife's responsibility? No. You are co-responsible. The husband and your wife. And more so nga eh, dapat ikaw na ama. Kasi alam mo po, ang lakas ng father figure sa family. Ang lakas niyan. Kahit ako, kasama ko yung anak ko 24 hours a day, hinahanap pa rin nila yung tatay nila. Kapag 12 o'clock na wala pa yung tatay nila, tatanungin
respeto nila sa inyo. So if you are never present in your growing up years, then you are missing a very big chunk of your life as a father towards your children. At alam niyo po ba, the biggest thing that you can do as a husband, to your as a father to your children, is to give them time. For the kids, love is spelled as T-I-M-E. Kahit po gano'n tayo kabisi sa maraming bagay, ilaman ng good ng Diyos, we should always find time for our children. Because one day, we will regret it if they will find love outside of our households. So please, husbands, as loving your wife, as loving your children, know that you are co-responsible in training up your kids in the way of the Lord. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Maraming maraming